Luzon, Visayas, Mindanao, magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back sa ating channel. Tayo na naman po ay magbabalik upang magbabahagi na naman ng kaunting kaalaman tungkol po sa uri ng batong purple or violet, ang amethyst na tinatawag. So the amethyst po ang ating topic, mga ka-treasure hunter. Pag-uusapan po natin itong batong ito, kung paano po natin ito maiintindihan na siya ay amethyst. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga subscriber natin na nag-subscribe. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong videos. At bilang suporta na rin po sa aking channel. So, for today's video nga po, tayo po ay magbabahagi ng kaalaman tungkol po dito sa isang uri ng batong violet. Ang Pilipinas po ay isa sa may pinakamaraming deposit ng crystal quartz na kung saan nabibilang itong the amethyst. Ang amethyst po ay isang uri ng bato na kung saan purple or violet na quartz. So pag sinabing quartz, siya po ay kauri sa mga batong kristal na kung saan makikita natin sa ilalim ng kabundukan, sa kuweba, or kung saan pa mga ilog na kung saan nakapaloob sa loob ng bato sapagkat siya po ay crystal quartz. At ang tawag sa kanya ay amethyst sapagkat nagkulay violet siya. So ang tigas po ng tinatawag na the amethyst ay 7 sapagkat siya po ay quartz. So ang crystal quartz ay may halaga sapagkat siya po ay special. Ibig sabihin ng special, siya ay semi-precious stone. Kumbaga sa ginto, siya po ay nabilong sa silver. So kapag classification niya sa metals, kung ginto ang ating hinahanap, siya po ay nabilong doon sa tinatawag na second o semi-precious na stone. So pag sinabing semi-precious, siya po ay may value. Sa mga nakakatagpo po ng ganito sa kabundukan, siya ay tinatawag na amethyst. Ang amethyst ay may tigas na 7 nga po, at kapag in-scratch natin ito ng tinatawag na liha or carborundum, siya po ay nagagasgas. At kapag in-scratch natin to ng mga pin, mga kutsilyo or gasgas lamang na kung saan sa mga bato-bato o sa ordinaryong paggasgas, ay hindi po siya basta-bastang nagagasgas sapagkat siya po ay 7 ang tigas o hardness ng batong ito. At mahirap po itong gasgasin maliban sa mga liha sapagkat ang liha ay talagang apong pang-testing ng mga mamahaling bato yan. So ang liha ay tumatalab sa mga batong crystal quartz at kahit jade ay tinatablan po ng liha. Ang tanging hindi po tinatablan ng liha ay ang corundum o yung tinatawag na sapphires, rubies at saka yung diamond. Yun po ang mga hindi tinatablan ng liha. At kung mapapansin ninyo, yung mga bumibili po ng mga diamond sa gilid-gilid sa mga pamilihan sa supermarket ay ang kanilang pang-testing ay liha. Sapagkat ang liha nga po ay ginagasgas niya ang ibang bato maliban sa corundum at saka yung diamond. So yun po ang ating masasabi tungkol dito sa amethyst. So ang amethyst ay may value po na 100 to 500 pesos per karat. So paano natin malalaman na mamahaling uri ang ating hawak na amethyst? May mga amethyst po kasing mura lang. Ang mga mura lang ay yung ang kulay niya ay hindi masyadong dark. So malalaman natin na valuable yung hawak natin na amethyst kapag darker ang kulay. So, kapares nito, light ang kulay niya, lighter,
may halo siya ng mga cracks, hindi masyadong klaro, siya po ay nabilong lamang sa medyo murang halaga. At kapag nakakita tayo ng darker, so halo-halo kasi yan, may mga dark na kulay kagaya niyan, yung dark na dark, kapag malaking portion niyan ay may halaga. So the more the darker, the more the price o value, valuable. So yung mga darker, katulad po nito, na amethyst, ay may halaga. Ang mga amethyst na ganito ay hindi mo bastang ma-scratch ito ng kutsilyo o pen o kahit ma-scratch mo ito na maganyan sa lupa o sa ano, hindi mo basta magagasgas yung surface kaya nananatili yung kanyang kinang, hindi nawawala yung kanyang kinang. So malalaman natin na amethyst ito sa pamamagitan po ng tinatawag na hardness test o toughness test. Yung mayroon po kasi nabibili ngayon ng mga gadgets o device na nabibili sa online na presidium. Yung presidium po ay sapat na pang testing ng mga gems upang maintindihan natin na the amethyst. Sapagkat may mga diamond na violet, so pwedeng magkamali tayo kapag wala tayong mga device na tinatawag na pangsukat sa tigas. So sa tigas lang po natin malalaman yung tinatawag na value ng stones. Sapagkat ang mga stones ay halos pa magkapare-parehas ang kulay. So yun po ang ating kilatis, mga ka-treasure hunter. So the more the darker pag amethyst, the more the valuable. So may mga sinisili pa po sila kapag may mga flashes na rose, yung parang bulaklak sa loob, na may mga flashes tapos darker yung kulay, yan po ay valuable talaga pag amethyst. So mayroong mga zones, may mga rose na flashes, yun po ay valuable na klaseng amethyst. Pag sinabing light ang kulay, parang tubig na may kulay violet konti, yan po ay less valuable. Ibig sabihin, hindi masyadong ma-price o mahal. So, yan po ang mag-identify ng amethyst. Sana ay nakapagbigay na naman tayo sa inyo ng konting kaalaman tungkol po dito sa the amethyst. So, marami po ito sa ating bansa na hindi pa po nadidiskubre sapagkat ito po ay nasa loob ng kuweba, nasa loob ng mga bato. At maaaring busy ang ating mga kababayan na hindi masyadong naghahanap ng ganito kung kaya't hindi nadidiskubri ang ating sariling atin na mga stones. Marami pong stones ang Pilipinas sapagkat tayo po ay nasa gilid ng karagatan o napagitnaan tayo ng mga dagat at maaaring marami pang nakapreserve na mga minerals na nasa loob ng mga bato na hanggang sa ngayon ay hindi natin natutuklasan sapagkat kulang po tayo sa pasilidad o kagamitan at kulang din po sa research program ang ating pamahalaan upang matuklasan ang ating sariling atin. So hanggang dito na lamang po ang ating maibahagi sa inyo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod nagbabahagi po. Thank you very much.